Isang magandang araw na naman po ang aking pagbati mga classmate at welcome back to our channel, Arb Story TV. At muli po, hindi po tayo titigil sa paggawa ng video o paggawa ng vlog na may kaugnayan sa ating kwentuhan. Acid reflux, anxiety, panic attack, GERD, vertigo, at sinusitis. Dito po umiikot ang ating kwentuhan. At pinangako ko sa inyo na gagawin ko ang lahat na, na makapagbigay at makapaghatid ng mga kwentuhan na may kabuluhan kaugnay sa ating karamdaman. Dahil mithiin ko ang makatulong sa inyong lahat. Ranas na ranas ko po ang mga paghihirap at sa aking mga nakwento sa inyo, alam nyo na pinagdaanan ko lahat ang inyong nararamdaman. Napakahirap po ng pagsubok na ito sa ating buhay. At lahat ng kakayahan natin, lahat ng pagtitimpi natin ay ating maibibigay. Isa lang po ang aking maipapayo sa inyo, lakas lang po ng loob. At makakamtan nyo po ang tagumpay na inyong inaasam na malampasan ang pasakit ng acid reflux, ng anxiety, panic attack, o anumang sakit na bumubuo sa ating karamdaman. Sa tuwing nagbabasa o nagsesearch ako sa mga Facebook group na aking kinabibilangan, hindi na mawala yung naaantig ang aking kalooban. Dahil marami pa rin po akong nababasa na mga katanungan ng ating mga kagrupo. Damang-dama ko yung kanilang paghihirap. Damang-dama ko na yun ako dati nung panahong hindi ko alam kung ano ang tunay na katayuan ng aking karamdaman. Mga classmate, muli po ngayong araw na to, may babasahin akong post na mula sa isa nating kaibigan kay Elaine. Isang tanong po na nadarama ko yung kalituhan, yung pag-aalala niya sa kanyang sarili dahil sa kanyang nararamdaman. Ito po ang kanyang post. Good day po. Kapag may acid po ba, ibig sabihin may gallstone na. Thank you po. Basahin ko po muna yung mga nag-comment dito sa ating kaibigan. Ang sabi po ni Rembert, hello po, upper left abdominal pain and upper right abdominal pain po. Si Jenny po, no po, pero halos same sila ng symptoms. Better pa whole abdomen ultrasound po kayo. May fasting po yan. Kay Lainey, hindi po lahat ng may acid may gallstone. Yung iba po, acid lang talaga. Kagaya ko po, lagi ako ina-acid. Nagpa whole abdomen naman ako, wala naman akong gallstone. Hindi ba mga classmate yung gallstone yun yung bato sa bladder o yun sa ating abdo? Ano po? Yan. Basahin po natin yung comment ni Jacqueline. Sabi doctor, halos same down ng symptoms, may pending acid, pero noong nagpa-whole abdomen, may gallstone. Sabi po ni Richard, hindi daw po. Ako po, sa akin po ang palagay, hindi po ibig sabihin na mayroon kang acid ay may gallstone ka na. Kasi po, magkaiba po ang sakit na yan sa sakit na ang acid. Although na ang sabi nga po, may parehas na sintomas ang sakit na gallstone at sakit na
tulad nung sa atin, acid reflux. Kaya nga po kapag kung natatandaan nyo po, nung una kayo na bumisita sa doktor nyo para magpa-check up, may mga laboratory po na ginawa sa atin. Kasi sa kaparehas nga po na sintomas, hindi po agad tayo mabibigyan ng doktor ng gamot kung hindi yung pampa-ampat lang ng sakit sa tiyan ang ibibigay niya sa atin habang tayo ay pinaprocess sa laboratory yung mga dapat i-check at kung ano-ano pa para po malaman nila kung ano dapat yung gagamutin nila. Anyway, yun nga po. Sasagawa sila ng mga laboratory, etc., etc. Tapos sa kanila tayo kakausapin para po ipaliwanag kung ano yung ating karamdaman. Ganun din po kasi yung sa yung symptoms ng may goiter. Ano po, kung ikaw ay may goiter, ganito din daw po yung mga symptoms sa atin. At kaya nga po, kinaklaro nila bago tayo bigay yung tunay na karamdaman. Yun po yung sinasabi ko sa inyo dati pa, sa lahat ng mga video na nagawa ko, na mahalaga ang magpakonsulta sa doktor. Hindi porke parehas yung ating sintomas, ay iinumin mo yung gamot na nabanggit namin. Kasi baka mamaya, hindi katulad namin yung sakit mo. Maliwanag po ba tayo? Kasi nga po may mga sakit na pare-parehas ang sintomas sa atin. Pare-parehas po yung sintomas natin. Ang alam ko po na kapag ka may acid reflux ka na sigurado o malamang na magkaroon ka ay yung grupo po ng karamdaman natin na lagi ko nababanggit sa ating mga video, sa ating pong mga vlog. Yun po yung sinusitis. Ano po? Yung sinusitis, maari po na magkaroon ka kung ikaw ay merong GERD o acid reflux. Ganun din po yung anxiety and panic attack. Kung meron ka po na GERD and acid reflux, malamang po magkaroon ka po ng anxiety at panic attack. May dalawa na po tayong karamdaman na masasabi na posibleng magkaroon ka kapag ka meron kang acid reflux. Ang isa pa po ay vertigo. Ang vertigo po ay kakambal din po yan ng ating karamdaman. Masasabi ko po na itong tatlong sakit na to ay kakambal lagi ng ating acid reflux o ng ating GERD. Kasi sa akin pong karanasan, hindi po ako dalubhasa sa larangan ng medisina, hindi po ako doktor, o ni anuman na katayuan sa medisina. Pero sa akin pong pag-aaral sa aking sakit, sa akin pong mismong katawan, masasabi ko po na yung mga sakit na nabanggit ko ay posible po dahil po karanasan ko. Ako po mismo, karanasan ko, meron po akong tatlong karamdaman na to ng dahilan sa acid reflux. Ano po? Nakamtan ko po ang sakit na to ng dahilan sa acid reflux. Sa pag-aaral ko po, sumama po ako sa mga grupo. Nag-join po ako sa mga grupo. Sarami po ng mga nagpo-post, sarami po ng mga nagko-comment sa bawat isang grupo. Na po, sa bawat isang grupo po ito, sa dami ko po ng grupong kinabibilangan. Kung bibilang ka po ng 10, ano po, sa 10 po, sa palad mo, 10. Siyam po dito ay mayroong karamdaman na mga binanggit ko. Anxiety and panic attack.
vertigo, sinusitis. Ano po? Ibig sabihin po, sa aking pag-aaral, kalimitan po sa 10 na may sakit na GERD, may 9 na mayroong isang set na karamdaman, yung 4. Yun po yung masasabi ko na kapag kami GERD ka, malamang meron ka nun. Pero dito sa katanungan ng ating kaibigan, na kung ikaw ay may acid reflux, kung ikaw ay may GERD, eh ikaw ba ay may sakit ng gallstone? Ang tingin ko po, hindi po. Kasi magkaiba po, hindi po siya related. Kung nagkaroon ka po ng acid reflux at nagkaroon ka din po ng gallstone, nagkataon lang po, ano po, nagkataon lang po na nagkaroon ka ng parehong karamdaman. Hindi po ito pangkaraniwan na sa lahat ng may acid reflux ay meron ito. Hindi po katulad nung mga binanggit kong tatlong sakit na pangkaraniwan po kapag ka meron kang GERD, meron ka nung tatlong sakit na yon. Pangkaraniwan po yon. Kaya nga po sabi ko sa inyo, sa 10 po na may GERD, may acid reflux, may 9 po na meron nung tatlong karamdaman na yon. Pero dito, sa gallstone, madalang po ang nagkakaroon yan. Ibig sabihin po, hindi po pangkaraniwan na kapag kami acid reflux ka, ay magkakaroon ka na nito. Nagkataon lang po siguro. Posible po na kung yung bato mo ay sa kidney. Ano po? Ayon po do sa mga sa internet, kapag nagbabasa kayo at sa mga doktor po, mga paliwanag po ng doktor, sa tingin ko po, pupwede na yung may acid reflux o kahit ano pong karamdaman, kahit ikaw diabetic, kahit ano pa po na may maintenance na iniinom, may malimit na iniinom na gamot, posible po na magkaroon ka ng bato sa kidney. Kasi dahil po dun sa ating iniinom na gamot. At kalimitan po kapag ka ikaw ay diabetes at ito'y lumala, posible po na ikaw ay magpa-dialysis kasi magkakaroon ka ng sakit sa bato. Sa kadahilanan po ng mga maintenance o iba't ibang uri ng gamot na inyong iniinom, nakakasira po ng ating kidney. Ganun po yung kaugnayan nung bawat ibang sakit sa bato. Pero dun sa tanong ng ating kaibigan, ng ating kaklase, parang nagkataon lang po. Hindi po pangkaraniwan. At yung pong pinapaliwanag ko na posible po na magkasakit tayo sa bato kung tayo ay may maling pag-inom ng gamot. Kasi synthetic medicine po ito. Posible po na makasira ng ating kidney. Lalo na po yung proton pump. Yung iba't ibang uri ng gamot na yan. Ano po? Iba't ibang brand ng gamot na yan. Masyado po siyang matapang. Kung babasahin nyo po yung mga side effect ng ating gamot, posible po na makasira ng kidney. Kaya nga po dapat ang pag-inom nito ay naayon lamang sa reseta ng ating doktor o sa advice ng ating doktor. Susundin po natin. Kung pasalasala po tayo do sa advice ng doktor natin, tapos tumatagal dahil hindi po nawawala yung ating masamang pakiramdam, tuloy-tuloy natin ang ating pag-inom ng gamot kahit lampas na sa bilang nung binigay ng doktor, may posible pong masira yung ating kidney. Ganyan din po yung sabi ng doktor ko dati na napuntahan. Tinatanong po niya kung gaano na katagal yung pag-inom ko ng gamot. At sinabihan niya ako na tama na muna. Kasi posible na masira yung kidney. Kaya po,
nasabi ko sa inyo na kapag ka hindi tama yung pag-inom natin ng gamot, posible po na magkaroon tayo ng sakit sa bato. Pero sa kidney po. Ano po? Bato sa bato. Hindi po bato sa abdo. Parang kung hindi po ako nagkakamali, paki-correct na lang po ako. Parang sa mga matatabang pagkain din po ata nakukuha yung yung sakit ng bato sa abdo. Ano po? Sa gallbladder po. Parang sa matataba po o mamamantikang pagkain nakukuha yan. Isa po yan. Ano po? Paki-correct lang po ako kung ako ay nagkamali. Pero parang nabasa ko, natatanda ko, nabasa ko din yan sa internet. Yan po. Ganun din po yung ating mga antacid. Ano po? Yung iba't ibang uri ng antacid, iba't ibang brand ng antacid, ay posible po na makasira ng ating kidney. Kaya po dapat hindi madalas yung pag-inom natin, na aayon lang po sa reseta ng ating doktor. Kaya nga po, kung mapapansin po ninyo, sa lahat po ng video na ginawa ko, lagi ko pong ipinapaalala na huwag nyong gagayanin na uminom ng gamot na iniinom namin kung hindi kayo nareresetahan ng doktor, kung hindi ito talaga din yung inyong iniinom. Kasi nga po, kung hindi naman kayo na-check up ng doktor, baka po iba yung inyong karamdaman sa karamdaman namin na may acid reflux. Dahil may kaparehas po na sintomas ang acid reflux sa ibang karamdaman. Naiintindihan po ba mga kaklase? Kasi nga po, dapat po maingat tayo sa ganito. Baka kala natin sa paggaya natin ng pag-inom ng gamot ay gagaling tayo. Bagkos hindi po pala, kasi may iba tayong karamdaman. Kung naalala nyo yung sinabi ko sa inyo nung sa isang vlog ko, nung una po ako nagpa-check up sa doktor, nung hindi ko pa alam na ako ay may acid reflux, nasabihan ako ng doktor na ako ay may sakit sa puso. Bata pa po ako noon, teenager pa ako noon. At ako ay nabigyan ng gamot. Kung hindi po ako nagkakamali ha, gamot po sa puso yung nabigay sa akin yung Bastarel. Ilang buwan ko din pong ininom yan, pero hindi po nawawala yung sakit ko. Dahil sa hindi nawawala ang sakit ko, binigyan na po ako ng doktor ng referral para sa doktor natin sa Sikmura, sa gastro. At ako po ay doon ko na naranasan ang unang beses po na ako ay pasukan ng tubo ng endoscopy. At doon po nakita na ako ay mayroong tulad ng karamdaman nyo. Tulad ng karamdaman nila, acid reflux. At doon po nagsimula ang aking gamutan. Mga kaklase, sana po naiintindihan nyo yung aking pinaliwanag ngayong araw na to. At sana po kapulutan nyo ng aral na mahalaga ang pagpapa-check up ng inyong karamdaman bago kayo uminom ng mga gamot. Kasi mahirap po na sabihin natin na masakit ang ganito ko katulad ng kay Abstory TV. Yung sinabi niyang sintomas ay sintomas din ang nararamdaman ko. Ano po? Ang ininom niyang gamot ay dapat kong inumin mawawala ang masamang pakaramdam. Hindi po ganun. Mawawala lang po ang masama niyong pakaramdam kung parehas ang ating karamdaman. Eh paano po kung hindi po parehas? Mas lalala po ang inyong karamdaman. Sinasabi ko po yung mga signs and symptoms sa ginawa kong vlog sa kadahilanan po na para hindi kayo matakot. Kung ikaw po ay na-diagnose na ikaw ay may acid reflux, tapos
nararamdaman mo yung mga sign and symptoms na aking binanggit para po hindi ka matakot. Gabay mo yun na hindi ka matakot, na yun po ay regular na nararamdaman ng isang tao na may acid reflux. Ano po? Kung ikaw talaga ay diagnosed na may acid reflux ka at naramdaman mo yung sign and symptoms, hindi ka na po matatakot kasi alam mo na hindi delikado yung pakiramdam na nararamdaman mo sa oras na iyon. Dahil kaparehas din yan ng sa akin. Yun po ay dala ng inyong karamdaman acid reflux. Yun lang po ang kadahilanan kung bakit paulit-ulit tayong gumagawa ng video, ng vlog para sa pagpapaalala at pagpapakilala ng sakit na acid reflux. Muli po, dumaan na naman ang ilang minuto na talakayan at kwentuhan. At sana po may naihandog o lapit ako sa inyo na kaalaman na mapupulot nyo at maging gabay nyo sa paglaban sa ating karamdaman. GERD, acid reflux, anxiety, panic attack, vertigo, sinusitis, ang grupo na nagpapahirap sa atin. Isang paglalambing pumuli sa inyo mga classmate. Kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa akin channel, pakipindot po ng subscribe button. Pindutin mo na rin ang like. Ganun na rin po ang notification bell para lagi tayong updated sa lahat ng video at kwentuhan na ginagawa natin. At nang sa ganun po, mas lumaki yung ating channel at nang mas madaling ma-search at makita ng mga katulad natin na may karamdaman. Dahil sa tingin ko po at sa aking pong palagay, may malaki akong naiambag sa katulad natin na naghihirap sa ganitong mga karamdaman. At maligayang araw po muli. Salamat po at God bless you po.